Ancutis. Mahal na nga itlog. Dapat ipakain ng itlog dyan kay babaeng ahas. Daw nga eh. Sampal sa kanya mga itlog. Gusto ka about sibuyas at saka itlog ng ating administrasyon. Bago kami lumabas pa ng gato, tumingin muna ako ng mga balita. So, siyempre, para hindi ako nahuhuli. Ngayon, nalungkot ako. Nalungkot na naman ako. Nag-sell tayo mga farmers. Alam mo yung ginawa nila? Inanay nila yung kanilang mga sibuyas. Ibig sabihin, wala pang oras ng anihan. Inanay nila ng bonggang-bongga. Kasi sa ang dahilan ng mga farmers natin, kasi nga nag-angkat o nag-import ang ating mahal na Pangulo, di ba? Ang ating Pangulo, you know, mahal na Pangulo, yung pala nagmahal ang mga sibuyas at mga etlog, mga isting yawa talaga. Ancutis, mahadang pinag-iba din yung bahay na dating tinuluyan ni Duterte. O nga palangga, alam ko yun dati pa, pero we'll talk about that later. Punta mo tayong sibuyas. So, di ba nakakalungkot? Dahil, okay, task ko yung phone ko para bongga. Para mas makausap ko na mga sinisingan, kalat-kalat na yung lipstick ni Inday. So ngayon palangga, hindi ka ba malulungkot niyan na yung mga kamagsasaka natin, hinuka yung kanilang mga sibuyas kahit wala pang anihan dahil na-alarma sila sa ginawa ng gobyerno natin sa Department of Agriculture na pinarmahan naman ng ating presidente na nangako siya na ibabangon niya muli ang buhay ng ating mga magsasaka. Pero yung mga magsasaka nung na-alarma sila dahil mag-aangkat ng sibuyas o mag-i-import sa ibang bansa, instead na magpasiting pretty sila, taantay nila ng couple of maybe weeks para anihin ang kanilang mga sibuyas. Imagine mo eh, napatakbo sila sa kanilang mga farm, natarantay ng ating mga magsasaka para anihin, para maibenta na nila, para maging pera. Kasi inunahan na nila yung pag-import. Maganda ba yun? Di ba? Maganda ba yun na yung mga magsasaka na wala pa sa oras ng ani, inani nila? Kesa naman daw mabulok yung, hindi maibenta yung kanilang sibuyas. Yan ba pagmamahal sa magsasaka natin? Yan ba ang digital infrastructure, di ba? Para sa mga magsasaka? Nakaka-high blood talaga palangga. Tapos mga itlog, nagmahala na naman. Kasi hindi naman magmamahal yung mga sibuyas na yan kung may proper guidance ng ating Pangulo. Kasi nga may gustong kumita, nagmamadali kayo. Paano nga ibabangon ng ang mga magsasaka? Imagine mo, napatakbo sa mga farm nila. Para anihin, hindi na kayo naawa. Instead na bigyan nyo ng subsidiya yung mga tao. Instead na i-import nyo, bayaran nyo lahat, kumprahin nyo lahat. Alam nyo yung ginagawa ninyo dyan sa Department of Agriculture, Mr. President, kung sino naman yung namamahala sa'yo. Kasi definitely hindi naman ikaw namamahala niyan eh. Perma-perma ka lang dyan eh. At saka syempre, kung ano yung ibulong sa'yo, yun lang naman talaga. Dahil you're so busy, ngayon pupunta ka naman ng Switzerland. Alam ang ginawa ninyo, dapat ang para hindi matarantay yung magsasaka, kung talagang mahal nyo ang magsasaka, eto lang yan. Napakasimple. Kung totoo yung sinasabi na short kayo ng sibuyas, lahat ng magsasaka, lahat ng onion growers o onion farmers, kinausap ninyo na, ikaw, onion grower number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Okay, ilang ektarya yan? Mga ilan ang tansya mo na aanihin mo? Ilan ang tansya mo? Sasabihin mong 500 sacks o 700. Sabi mo ng 1,000. Okay, magkano namin bibilin sa'yo? O $200, 200 pesos kunyari. O 250 pesos. Pag binili mo sa farmers yung isang sibuyas, 250 pesos. Kunyari lang isang bag. Diba? Kesa naman sa binili ng DA na 570 at maraming kumita. Okay, mag-stick tayo dito sa isyong ito. Kung talagang gusto nyong ibangon, ito lang common tao. Ha? Common tao. 250 pesos isang sako. Ipunin nyo lahat ng farmers, puntahan nyo. Sasabihin nyo, huwag nyo nang madaliin yan. Naanihin yan. Patubuin nyo muna ng husto hanggang sa lumaki. Kung two weeks na lang ang aantayin. Kasi nahabol nila, bago daw mag January 27, kailangan ma-harvest nila. Di ang dapat ang ginawa ng gobyerno,
Sinigurado niyo yung magsasaka. O sige, 1,000 sacks ang maipoproduce mo at the end of the month. Huwag mo na munang anihin yan. Babayaran na namin yan. Sure ball. Babayaran na yan ng Department of Agriculture. Kung babot yan ng 1,000, sure ball, nabibili na namin yan. O, di ba dapat ganun? Hindi nagmamadali kayo na mag-import. Okay lang naman sana mag-import kayo kung talagang may short. Pero kung mag-import kayo, papatay niyo yung mga maliliit na magsasaka. Ay, tangina, walang babangon. Kayo lang ang babangon. Yung kikita lang dyan, yung mga lintigra na mga pakaplog. Cecil, how are you? Ayan, yung palangga ko si Cecil, nagalit na yan dyan sa mga sibuyas na yan. Diba? Kung talagang gusto niyong tulungan ang magsasaka na sinasabi ninyo, usapin niyo sila. May contact naman kayo sa mga yung bawat barangay. Lahat kayo magsasaka, huwag niyo na munang anihin dahil bibili na yan ng gobyerno no matter what. Imagine ninyo, natataranta yung mga kawawang kababayan natin, farmer. Dahil ayaw nilang maabutan sila ng mag-i-import. Dahil ang mga tao, syempre yung mga nasa palengke, bibili sila dun sa made in China or wherever kung saan man galing yon. Mabubulok nga naman. Paano sila makaka-recover? Imagine nyo kung tatambakan nyo ng imported yung mga palengke. Tapos let's say kunyari, mas mura. E di pinatay nyo na naman yung mga pamilya. Pinatay nyo yung kinabukasan nila. Nag-tuition fee yung mga yan. Nagagatas yung mga yan. Nagagamot yung mga bat, mga nanay, mga tatay. E di ba ba makajutang gini na talaga kayo dyan sa Department of Agriculture? Yan ba ang utak ng, utak digital? O magagalit kayo ngayon, Marley, kasi sinisira niyo si BBM. Buha ka ng ina niyo. Sila ang sumisira sa buhay ng mga magsasaka. Bakit hindi niyo bilhin yung produkto ng farm, ng mga magsasaka? Sige nga, sira na naman, sarap-sarap ng lunch ko. Diba? Hindi talaga pwede, mga buha ka ng ina talaga, oo. Diba? Oh, bakit hindi nyo yan, Mr. President? Bakit hindi mo bibilhin yung mga paninda ng mga farmers? Bakit minamadali nyo na January 27, dapat mag-angkat na kayo? Eh, dapat yung mga tauhan mo dyan sa Department of Agriculture, inutusan nyo yung mga yan. Lahat ng mga magsasaka ng mga lahat ng mga onion growers, onion farmers, kausapin nyo lahat yan kasi kawawa naman yung magsasaka natin, kalooy man. Ibangon natin sila, ibuwaka ng ina, papatayin nyo sila lahat. Sa gutom, malugi pa sila sa negosyo nila. Kaya nga sasabihin nyo, mga OFW, magsi-uwi na kayo dito. Eh paano uuwi yung mga OFW na yan? Dahil yung mga yan, karamihan sa iba dyan, magsasaka na tumakas. Dahil wala na nag... Ay, ako. Utang-inan nyo lahat. Lahat ng mga buwisit sa gobyerno. Tapos yung iba dyan, ang hirap pagtanggol sa gobyerno, Kasi mga bayad ang pagkatao ninyo, nasungal-ngalan kayo, whatever, sinungal-ngal sa mga ngabels nyo. Ang galing-galing ni PBBM, mag-i-speech na naman, ulol. Puro script-script na lang tayo, ganun. Matapos tayong sumuporta sa pagbangon muli. Ngayon, nakikita ko ng mga tao dito, may kaaway ako. Akala nila nabubuang na ako. Pero hindi nila alam, ang kaaway ko yung mga tiwali sa gobyerno. Visit kayo? Diba? Alam naman natin, kumita kayo dyan . Nakikita. Hindi ba mga palangga? It's okay. Kung talagang kinakailang mag-import kayo. Pero inalagaan nyo ba yung magsasaka? Kinausap nyo ba sila? Na huwag na kayo mataranta, bibili na namin lahat ng inyong mga ipoproduce in a week from now, 2 weeks from now, Yan ba mga ekonomista dyan sa DA? O ekonomista kayo, kumbaga, kinukompute nyo kung paano ang kikitain ninyo. Paano ang patong ninyo dyan sa pag-import? Sinisip-sip nyo yung dugo ng bawat farmers. Tapos kayo just enjoying the people's money. Party dito, party doon, ganon. Nakakasuka. Kung may ibabalik ko lang. Hindi na sa ako nagpuyat. Saka sisigaw sa pagbangon ng Pilipinas. Kung may ibabalik ko lang, sa totoo lang.
bullshit, di ba? Nakapanglumo lang ko siya. Mga palangga, nakapanglumo lang kasi na ano sabi ni Ann Cortez, madam, ang ensimada, magna-knockout tablet vlogger, synchronize. Ano daw? Synchronize ang vlogging nila palibasa mga bayaran ng babaeng as. Forget about them, palangga. Alam mo, ano naman eh. Alam mo naman kung ang tao ay nakikipaglaban para sa Pilipino o nakikipaglaban para sa katotohanan. Diba? Tiyo may mga extortionistang vlogger dyan. Vloggers. Diba? Alam mo, kapag ang vlogger o whoever they are, politiko na nakikinabang o nag-expect ng mga posisyon, whatever, hindi yan magsasalita para sa inyo, para sa Pilipino. Ang gagawin niyan, puro papuri. Ang gagawin niyan, puro palakpak. Kasi, nakikinabang sila. Kasi hindi sila para sa inyo. Hindi sila para sa Pilipino. They're there for vested interest. Para makapagpa-picture kay BBM, kunyari. Makapapicture kay ganito, para makapag-elbow to elbow. Yung mga ganon, typical yan sa mga Pilipinong mga bulok ang pagkatao. Alam mo, pag bulok ang pagkatao ng isang, ano, ng Tagalog naman yung salta ako, diba? Hindi naman ako nag-gibberish, diba? So, kapag bulok ang pagkatao ng isang vlogger, aasahan nyo, hindi yan ipagtatanggol ang katotohanan. Lagi magtatakip. Puro papuri. Magbubulag-bulagan yan palangga. So, it's up to you. Kayo naman ang titimbang yan. Kung gusto nyong pakinggan, gusto nyong basahin. At the end of the day, it's your call. Pero pag mga ganyan klaseng uri ng vlogger o ng tao, ng politiko, eh, deadmahin nyo na lang ang bonggang-bongga. Right? Parang wala nang pag-asang umangat ang pamumuhay ng mga Pilipino, sabi ni Ching Jr. Eh, kung ganyan pa lang, eh, sibuyas pa lang tayo. Ang pag-uusap natin, sibuyas pa lang, eh, paano tayo aangat? Nasa panaginip lamang ang aangat. Ang aangat yung mga nakaupo lang. Ang aangat yung mga sumisip-sip lang. I think yun yung mangyayari sa bayan natin. So, kawawa talaga tayo. Lalo na kayo dyan. Eh, ako medyo nakatakas na ako sa kahirapan. Diba? Hi, Belle. Ayan, si Belle. Pa kaibigan ko yan. Belle Lanusa. Thank you palangga. Oh. Nelly Castillo, napuyat din kami ng asawa ko tulad mo, madam. O, diba, puyat-puyat tayo sa pakikipaglaban para sa pagbangon. Kasi mga farmers, alam mo, sa totoo lang, naging emotional na naman ako kanina. Sabi ko, oh my God, kailangan pang madaliin ng farmers yung ani nila. Kasi, uunahan nila yung pag-import ng government. Really? Imbis na inunan yung mga farmers, na bilhin nila, bilhin ninyo yung kanilang mga ani. Diba, nakikipag-unahan pa sila. Parang, ano eh, it's like, anong tawag dyan? Wala eh, pagkitil talaga sa kanilang kinabukasan. Nagmamadali, pagkitil talaga sa kinabukasan ng ating mga, ano, ng ating na, mga kababayan. So, syempre, ang kikita dyan, yung may mga kickback, katulad ng asukal, diba? Eh, taga Bacolod din ang kumita sa asukal, ah. Diba? Sana nga ilabas na yung pinirmahan ni BBM na talaga nang pinirmahan niya yung asukal. Eh kasi nagluloko pa tayo, niloloko pa natin yung taong bayan eh. Eh ang totoo naman talaga, pinirmahan ni BBM yung sa asukal eh. Sana ilabas nyo na yung ano dyan, yung pinirmahan niya. O proper timing lang. Well, we'll see. Malungkot no? Ang lungkot ng pinaglalaban natin. Akala ko pa naman eh, digital infrastructure. Butang na panaginip lang pala yun. Mga digital infrastructure, ibangon muli natin ang mga farmers, kausapin natin ang ating mga farmers, iangat natin ang kanilang buhay. Paano nyo iangat? Eh kung pinapatay nyo yung maliit na negosyo nila, imbis na mag-develop tayo ng mas marami pang farmers, magbigay tayo ng puhunan, kunyari mga bakanting lote nila, nakita nila may mga lupa sila, wala silang puhunan. O Mang Juan, Mang Pedro, bibigyan namin kayo dito sa Department of Agriculture, ito ang puhunan, ito ang abono, ito ang patubig. Diba yan naman ang ngabels ni BBM dati? Puro ganyan, o ito, magtanim tayo, ganyan. O magtanim kayo, nasa restaurant ako, sabi na ando yung bunganga ako. Okay, fine. Diba? Ito puhunan. O dahil bigyan kayo ng kunyari 100,000 to 100,000 galing sa pera ng gobyerno, ng Department of Agriculture. O
Tapos pag naibenta yung inyong mga na-harvest na 400,000, isolate niya sa gobyerno ng 200,000, eh di ba kabog? Nabigyan mo ng pag-asa yung farmers? Eh hindi, papatay niyo yung business nila. Diyot ang Gina, kung ako lang talagang may power sa pangungulam eh, kinulam ko na kayo lahat eh. Ay nako. Ayan, so ito mga saradong utak dito, mga saradong mga hitad na mga kasing itim ng alkitran yung mga pagmumuka, tanggol pa rin ng tanggol sa Department of Agriculture, wag sisihin si BBM daw. Sino sisihin natin? O ano ang babaeng ahas? O siya naman talaga eh. Diba? E pare-pareho lang sila. Betrayal of public trust yan, bata. At one day you will feel, you will taste your own medicine. One day. Mga itlog. Alisin daw ang tatlong bugok na itlog. Si Katapang, si Asorin, at si Remulia. Isama mo na si ano? Si Abalos, hindi lang tatlong bugok na itlog. Sabi ni Nelly, wala na pag-asa ang bayan natin. Sabi ni Sergio Jr., maikokontent na naman laban sa'yo, madam. Ang team patay guto mo. Nagahantay lang naman yan sila. Ayaw mo na, Ned, dead maya mga yan. Dead maya mga buwakan ng inang wala namang pinanindigan. Galing ako, farmer, family, at salamat. Nakapag-aral kami magkapatid, sabi ni Mar Alcon. At tulad mo, medyo nakatakas sa kahirapan. Di ba palangga? Natakas tayo sa kahirapan. Eh, paano ibang mga farmer natin? Ah, nasa USA ka rin palangga. Salamat kay FEM. Yes, yung tatay. Salamat. Ching, sabi ni Ching, umasa naman tayo sa pangako. Well, nakaka-high blood. Na may nakakagalit. Alam mo kasi kung ikaw ang... May mga follower ako eh. Na nagko-comment na during habang nanonood sila, naglilinis sila ng sibuyas. O kahapon, naglilinis sila ng sibuyas kasi minamadali nga nilang anihin. Eh, wala naman talagang pagmamahal ng Department of Agriculture sa ano. Lahat kayo dyan. Wala kayong pagmamahal sa mga farmers. Naturingan kayo nasa DA. Kasi kung may pagmamahal kayo, pinrotektahan ninyo yung kapakanan ng mga farmers. Ilang million ba yung 21 metric tons na i-import ninyo? Bakit hindi nyo siniguradong bilhin ang mga paninda ng farmers? Kayo na bumili sa mas mataas na halaga. Diba? Imbis na ibayad ninyo sa mga kooperatiba na maraming taong kumikita dyan. Imagine nyo, binili nyo ng 570. Uy, DA. Mr. President, binili nyo ng 570 pesos per kilo sa kooperatiba. Hindi ba dapat yung perang yun, ibilhin nyo na lang sa magsasaka? Para naman paminsan-minsan, kumita sila ng malaki. Instead na ibayad nyo sa kooperatiba, inausap nyo sana yung mga farmer, o sige, sure buy na kami, sure ball na kayo dyan, ha? Lahat ng ano nyo, lahat ng paninda ninyo, bibili namin ng 570 kada kilo. O sige, 500 na lang even. Lahat na lang para matapos na. Eh, wala eh. Eh, isa lang ibig sabihin yan. Imbis na babangon muli, mababaon muli. Mababaon muli, lulubog muli. Alright? GM Maranan, kasi po mamura ang sibuyas sa ibang bansa. Well, kaya nga nagmamahal dahil nga sa mga hoarder and smuggler, mga palangga. They're artificial lang naman yung mga shortage sa mga jotang jininan yung mga yan. Si J.D. Ocampo. Anyway, mga palangga, I will enjoy my lunch. I said, sabi ko mag-hi-hi lang ako sa inyo eh. Yung mga itlog nila, pagpipitikin ko yan eh. Pisatin ko lahat ng mga itlog ng mga jotang jininan yung mga tiwali dyan sa DA. Pati itlog ni BBM. Baka sakaling magising. Gaganon ko. Baka magising ka naman, Mr. President. Sayang naman yung support namin, no? Department of Agriculture, ipinamunuan mo. Nasa pablog na naman ang mga hitad. Marlica, gustong pisatin ang itlog ni BBM. Galing yun. Ganon mo kayo. Gaganon ka na. Bilhin mo ang mga sibuyas ng ano, ng farmers. Tapos headline ng mga hitad. Marlica, galit na galit. Gustong pisatin ang itlog ni BBM. Baka nang inang mga jotang din nila. Kaloka. Gusto nyo, headline nyo. Marlica, gustong sampalin ang kipay ng babaeng ahas. Mga ganon. Visit kayo. Imbis na para sa farmers. Ay, naku. Imbis na gahan nyo na yan sa ombudsman, ha?
Siguro doon yung mananagot. Mildred, shortage ng itlog dito sa US Palanga. Shortage ba? Kasi sa bahay, dami-daming itlog eh. Nabubulok na lang eh. Hindi ko alam. Si Halle Parot natawa, di ba? Headline yan ng mga ano, mga dugyot. Marlica, galit na galit. O, yan yung mga ganyan mga yan eh. Mga clickbaiting. Lalagay nila yung mukha ko, tapos ilalagay nila yung mukha ni First Lady, pati mukha ni BBM. Maharlika, binasag ang itlog ni BBM. Gusto ko yun, naligawin mo. Dami niya mga hitad kayo. Si Victor, minimum, ano daw? 50 million? Sabi ni Victor, o, temo, 21,000 metric tons, equals 700 per bags, at 50 pesos minimum, kickback is 50 million. O, di ba? JD Ocampo, madam, mahal kita at I'll always stay healthy and Boljak forever. Oo nga. Ano, gusto mo paghampasin ko mga itlog na mga yan? Mga bisit? Ano ka palangga? Nakakalungkot lang kasi seryosong usapan. Kasi tayo, yung ibang nasa abroad, swerte tayo kita paano. Pero, paano yung mga farmers? Paano yung nandyan sa Pilipinas? Even mga tindera ng sibuyas o itlog. Eh, dati rin ako natitinda ng itlog at saka sibuyas. Diba? So anyway, sige yun na muna. Mag-enjoy muna ako kasi nakatingin na sa akin yung mga hitad. Baka sabihin na luloka na ako dito. O dun sa mga walang content, i-headline nyo na na gusto kong basagin yung itlog ni BBM. Okay? Titrending yan. Yan naman kayo magaling yun. At least I'm giving you jobs, diba? Create jobs, ika nga. Alright, see you later mga palangga. I love you sa lahat ng mga nagmamahal kay Lola Maharlika at sumasama. Thank you so much, Len Manuel. Thank you. Ano daw? Sabi, may nagsabi nga pala sa akin. Ah, ito, sasagutin ko ito bago ako malis. Sabi gano'n, ay Maharlika, may nagsabi, may gusto ka daw kay PBBM. Baka gusto niyang ilabas ko yung video ni Bukangkang, yung undersecretary niya. Kulang na lang isulat niya yung sa pekpek niya yung ano, yung pangalan ni PBBM. Yeah, everything is good. Thank you. Sabi, alam mo yung si undersecretary Bukangkang, may video siya, nasa yate siya. Ewan ko dito yata sa New York. Kulang na lang isulat niya sa kipailabom niya yung pangalan ni BBM. O baka gusto niyo naman malaman yung forever ni BBM. Gusto niyo ng intriga? Ayan, headline nyo yan. Sabi ni Maharlika, hindi si First Lady ang forever ni BBM. Meron pala siyang ibang forever. Ayan, headline nyo yan. Baka gusto ko isend yung picture. Gusto nyo talaga. Anyway, bitin muna. I'll see you later.